Let us put ourselves in the holy presence of God. Father in heaven, always merciful and giver of life, we humbly ask that you bless each one of us, from the speakers, program committees, guests, and participants. Guide us to make better decisions as we incorporate what we will learn throughout this activity. Thank you for the infinite blessings and countless opportunities. Lord, today as we start our activity, may we always be grateful to learn new things. Shed the light of your wisdom and bless each one, especially our speakers, as they will share their knowledge to us. Through your mercy and grace, may peace and utmost understanding shine and dwell unto us. Almighty God, accompany each one and help us concentrate for us to gain more knowledge as we listen attentively. This we ask in your name. Amen. So ayun, good afternoon po everyone. So welcome to our day 4 of our digital literacy training on Microsoft Office 365. So okay, sa tingin ko di ako nakikita. Okay, so ayun. Good afternoon po everyone. So to start, batiin muna natin lahat na ating participants na nandito sa Zoom. So good afternoon po. We hope everyone is okay. Bago po tayo magsimula sa ating pag-introduce ng ating mga speakers, let me first po basahin po natin itong ating mga meeting etiquette. So first, please sign the attendance form via this link. So yan po yung link provided. And iti-chat din po yan ng ating Maya from Sorsogon, Sir Albert, sa ating chat box. So ayun. Second one, keep your microphones on mute at all times to avoid distraction po sa ating speakers and ating co-participants. Third one is to ask questions po after the discussion sa ating chat box and para po masagot ng ating mga speakers later on. And lastly, have a bottle or glass of water with you to rehydrate every now and then. So, ayun, mag-glan po tayo ng oras para makapag-rehydrate tayo. So, ayan po, nasa screen natin makikita yung training schedule for day 4, Streamline Efficiency with Office. So, first on our agenda is the Management of Learning, which will be presented by our speaker, Ma'am Giselle Hideya Maya from Sorsogon. Second one is Word Tip and Tricks, followed by PowerPoint Online. This will be presented by Sir Henry Nerzon from SDO Bohol. And fourth one on our agenda is Flip Instruction with PowerPoint by Ma'am Richelle Salcedo from SDO Iriga City. And the last one will be Upskilling with Microsoft Excel. Ito naman po ay with Sir Jonas Kabusbusan from SDO Ormoc. So ayun. So to start, may I introduce to you our first speaker for the day,
discussing management of learning, we have Ms. Giselle G. De Vera Hidayat, an educator or teacher from Kasiguran Technical Vocational School, DepEd SDO Sorsogon, and a Microsoft Education Ambassador. Ma'am Giselle? Ah, yes po. Okay. Hanapin muna natin si Ma'am Giselle. So, naandito po. So, hi Ma'am Giselle. Hello, good afternoon everyone. Good afternoon sa lahat ng mga participants natin. Hi, Ma'am Lloyd. Kahapon si Sir Albert ang nag-MOL. Good afternoon. I'm here at live from Kasiguran Technical Vocational School. Okay, so to start with, may akong, Ma'am Lloyd, pwede po ba akong mag-share ng screen ko? Yes po, ma'am. Yes po. Okay. So to start our training, okay, thank you. To start this training this afternoon, magkakaroon muna tayo ng napakasimpleng game. At ang game na yon ang tawag is name.country. Okay? So, parang pang-stimulate lang siya ng magiging activity natin for this afternoon. Okay? So, can you see my screen right now? Currently presenting po, ma'am. Wait lang po. Sa labang aking chat box. Okay? Andito sa okay. What about my audio po? Can you hear me well? Yes po, ma'am. Clear po. Okay. That's good. Okay. So, ready na po ba for the game for this afternoon? Ang tawag sa game na to ay name.country. Let me present my slide from the beginning. Okay. So, wait lang, nag-stick yung aking computer. Okay. I think magpe-play pa lang ang aking PowerPoint presentation. And, okay. Okay, so, naka-flash na po ba yung pinaka-title card ng aking PowerPoint presentation? Nakikita na po ba yung title? Ma'am, sa end ko po, naandun pa din tayo sa hindi naka-print. The title of the game is PowerPoint. Name that country. Ayun, okay na po, ma'am. Yes po, okay na po. Hello? I see. Okay na. Okay, good. Now, I will be accepting your answers via the chat box. So if you know the answer to my questions later on as we go through this game, kindly type that in our chat box. Okay, so I think let's start. Let's have an example pala. I'll give a phrase, like for example, this one, give, hope, run, and then you're going to determine the name of a country pwedeng mauo kapag pinagdugtong-dugtong natin yung mga phrases. Hope, run, it's P sa hope, tapos yung run, yung RU dun sa run. Gets po ba yung mechanics ng game? Yeah, very good si Ma'am Lord G. Eman Osila. Nakuha niya, Peru. Nagigets na po ba yung mechanics ng game? Okay, so let's start. There were 9, ayusin ko lang ang mga dapat ayusin. There were 9 palm trees around the building. Ano kayang bansa ang, ay, very good si Sir Ruel, Nepal, Rosemary, Ma'am Rosemary, si Ma'am Jessa, very good. Marivic, Ma'am Marivic, very good. Ma'am Vanessa, ang galing. Masyado bang ano, madali? Okay, let's try. Another. Okay. 3 friends, Tuchun, Gary, and Anand were walking. Ay, ang galing ni Ma'am Jessa from Kasiguran Tech Book, Hungary. In fairness. Okay. Very good. Ma'am Marlene, good afternoon. Okay, next. Rajesh is a puzzle blogger. Many people follow him on social media sites. Anong country kaya?
Germany, very good. Sir, Ma'am Maricel, Ma'am Lydelin, sumasali ka din, Ma'am Lyd? Germany, very good. Okay, the answer is Germany. Next. Anna sat on her chair and started writing the script of his next movie. Her movie dap. Of her next movie. What's the answer? What's the hidden country? Ay, very good, Sir Anthony. Iran. The answer is Iran. Ang galing. Next. Okay. Don't give sermon. Go liar, yelled angry mom at her husband. Mongolia. Ang galing. Ang galing ni Sir Rowell. Mongolia. Ang galing. Okay. Next. Ay, wala na pala. Sorry. So, yun lang. Yun lang yung ating pang-stimulant this afternoon. Okay. But before we proceed with the first topic, meron akong konting review. Kasi, diba, simula nung Tuesday, nagkaroon tayo ng konting review about the different topics that we have discussed since the beginning of this 5-day training. So, today, special mention sa ating speaker kahapon na gumamit ng sway. So today, incorporate natin yung sway sa review for this afternoon. Wait lang po. Medyo nag-i-stick po yung aking screen right now. Probably because of internet connection. Hello, Ma'am Lyd? Yes po, ma'am. Okay. Anong currently na nakikita niyo sa screen ngayon? Bali, black screen pa lang po siya, ma'am. Okay. So, hindi pa siya na-share. Opo, hindi pa po. Let me close the chat box. Let me turn off first my video para bawas sa bandwidth. Okay, sorry for the delay. Medyo Hello, Ma'am Lyd? Yes po, ma'am. Yes po. Okay, sorry. Okay, ready na to. Nag-load na yung aking sway. Okay po, sige po. Okay, so nakikita niyo po ba sa aking screen ngayon na naglo-load na yung aking Sway application? Yes po. Ma'am, black screen pa lang din po. Okay. Yung nakalagay po, ma'am, end of slideshow. Click to exit. I think I am going to stop sharing. Share my entire screen. Ma'am. Okay, sige. I'll do that. Sige po. Tsaka yun. By the way, okay, sige. So, by the way, habang hinihintay natin ang aking sway na mag-load, pasensya na po. Babatiin ko lang po muna. Pa-shoutout po muna sa mga participants again na from
technical, kasi siguro yung technical vocational schools and dito yung mga co-teachers ko sa seminars. Hi, good afternoon po sa lahat. Kay Ma'am Josephine Latosa. Hello, Ma'am Jo. Kay Ma'am Jessa. Also, again, yung mga school ICT coordinators na nandito sa seminar natin ngayon. Good afternoon po sa lahat. And of course, yung isa pang maya natin na nag-a-attend din po ng seminar kay Ma'am Jennifer Hesalva, kay Sir Albert. Hindi kita nabati, Sir Albert, kanina. Pasensya na po. Good afternoon. Okay, so nag-reload pa rin siya. I'm sorry for the delay. Hi. Okay, may gusto pa akong batiin. Good afternoon kina Ma'am Marlene, kina Ma'am Annie Rose Bailon. Good afternoon. Sa mga taga Santa Magdalena, because I'm from Santa Magdalena, good afternoon po sa lahat. Okay. Let me share now my sway. I think ready na siya. Okay. Okay. So, I think ready na ang aking sway. I'll just play it. Okay, I'll just stop my video muna for a while para makabawas sa bandwidth. Okay, so nakikita na po ba yung screen ko? Yes po, ma'am. Yes po. Okay, so parang nag-load pa din yung sway? Opo, bale, loading pa din po si sway. So, napakalaking challenge talaga para sa atin yung internet connection, no? As in, it is a challenge for us. Hello, Ma'am Lyde? Yes po, ma'am. Yes po. Would it be okay na mag-start na lang po muna tayo ng discussion? Kasi parang walang nangyayari sa internet connection ko ngayon. Okay lang po. And then right after the first discussion na lang ako mag-discuss. Okay. Sorry po talaga. Apologies for this, for this delay. Okay. Sige po. Okay, so ayun, mag-start muna tayo with Sir Henry, I guess. So, ma'am, I'll be presenting my screen po muna. Ma'am Giselle. Ayun. So, bale, right after our first discussion po with Sir Henry, so balikan na lang po natin si Ma'am Giselle since medyo mahina yung ating internet connection po doon sa area niya. So ngayon, let me first introduce to you our speaker on word tip and tricks and also to PowerPoint Online. He is from SDO Bohol
and a Microsoft Education Ambassador. So please help me welcome our speaker, Mr. Henry Nerison. Sir, good afternoon po. Hello, ma'am. Lidolin. Hello po. Yes. Good afternoon. Am I loud and clear po ba? Yes po, sir. Loud and clear po. Thank you. So, my warm greetings sa lahat ng mga teachers ng SDO Sorsogon, especially sa SDS nyo, and all the participants from this empowerment webinar, and then also sa mga kameya, mga kapatid, magandang hapon sa lahat. Okay, so this afternoon, the session will be all about the tips and tricks on Microsoft Word. So since I only have 45 minutes to discuss my topic, so we will now hop in and start with our Microsoft Word. Okay, so if you have along with you with your laptop, no, or you are in face of your desktop, you can go along with me. Pwede kayong sumabay para at least hands-on tayo. So I'll be having the pure demonstration for the tips and tricks para mas ano tayo, no, hands-on, kasi mahirap pag puro slides lang, no. So I'll be discussing kung nakikita niyo sa screen ko, ito yung mga possible topics na ating i-discuss sa Microsoft Word. So we have the recovering and saved. Hindi po naka-share? Yes po, hindi pa po. Okay, sorry. Sorry po, sorry po. Okay, sige, sige, sige. Okay, let me check. Okay. Sige. Ayan. So nakikita na po ba? Yes po, yes po. Okay, so again, so these are the topics for the tips and tricks on Microsoft Word. So first, we have the recovering and saved files. We have the autocorrect option, the quick lines, putting on password. So developer, checkbox content control, pwede na natin tanggalin siguro to, no? Or kung ano, pwede natin papiyawan saglit. Then we have also the autofit tables. The line spacing control shortcuts. Okay, we have the dictate, the read aloud review on the review tab. We have changing the office themes with from the default to dark mode. Okay, we have also the transform. Okay, and next, immersive reader, table of contents, researcher, and if we still have time, we can touch the resume assistant. Okay, so let's get started. So first thing to do, we will discuss all about the recovering and save files. Okay, so before I start with my discussion on this topic, so may I ask the participants if have you already experienced, for example, you are typing your document, then all of a sudden, nag-shut down bigla yung ano niyo, yung laptop niyo ba, yung desktop niyo ba, biglang nag-blue screen, nag-restart, o kaya nalobat yung laptop niyo. Then may ginagawa kayo, sobrang haba na nung tinatype niyo. Or if not, you have your thesis, no, your manuscript, or yung file niyo sa thesis niyo, biglang nag-shut down. May naka-experience na po ba sa atin? So anyone from the participants, kung may naka-experience na po ba? Yes sir, bali sumasagot sila po sa chat. Sabi sa po chat. Dito okay. Ni Sir Jerome, luckily daw po may autosave. Okay, so yes, no, autosave. May ibang ganong ano version, pero sa mga ano, yung mga hindi lumalabas yung autosave, no. So mahirap, no. So for those who have who experience some the issue like that, no. So minsan pag nangyari yon, ang nangyayari sa atin is kinakabahan tayo. Minsan dumarating sa punto na parang may iyak tayo, especially thesis, no. So allow me to share my the experience of my co-teacher sa district namin, no. Nangyari yon, no, at the middle of my class na nagtuturo ako, bigla siyang tumawag sa akin, and then at that day, no, thesis defend niya, no, then tumawag siya iyak ng iyak, sir, patulong sir, yung thesis ko sir hindi ko mahanap, no, na-delete yata. Tapos yung sabi ko, punta ka sa school, then tutulungan kita. And then yun, so luckily, no, na resolve ko yung ano niya, yung problema niya. And then tuwa siya. So importante yung magkaroon tayo ng ng technical know-how, especially in recovering and save documents, if mga importanteng ano yan, mga files. So dapat we make it a practice na dapat sa lahat ng ginagawa natin, meron tayong backup. And
siguro na ituro na ng mga previous speakers natin, especially sa OneDrive, on how are we going to back up our files in the cloud. Okay? So in Microsoft Word, meron tayong tinatawag na recovering unsaved files, no? For example, I'll be typing this random text command. Okay. Okay, let me for example, so by the way, I'm having also right now our workshop on video editing. So sumagdit lang ako dito for talaga, no? So multitasking ko ngayon. Okay, so this is the random text command. Now it will provide me a text document. Okay, for example, ito. So for example, ito yung document, mahaba na yung tinype ko. And then all of a sudden, biglang na nalobat ba or nagkaroon ng brown out, na nagloko yung computer ko. Mga tipong gano'n, no? Or if not, usually kasi ang ginagawa natin, pag nagko-close tayo, may nagpa-prompt. Okay, like this. Okay, and then sa pagmamadali natin, instead of doing or saving it, no, which is usually we do, no, sinisave natin. Minsan sa pagmamadali, yung mouse natin nadulas, then napindot natin itong don't save. No, intentionally, no, pwedeng napindot natin or accidentally na-slide yung mouse, napindot natin yung don't save. The question is, pwede ko bang ma-recover yung file or yung document na ginawa ko na yon sa Microsoft Word? Okay? So the answer is yes. So how are we going to do that? Okay, so again, open the application Word. Okay. And then open the blank document. And then from here, okay, so we will go to file. Okay, file. So may lalabas na menus or ribbons dito sa left pane. And then we will go to info tab. Okay, here. And may makikita tayo dyan apat na boxes or depende sa application ninyo, no? Like if you're using the Office 365, so I think we are on the same page. Pero if you are using the 2019 or lower, so it will differ, no? So medyo may pagkakaiba na konti. Pero all in all, medyo siya, identical na konti. Okay? So from here, you look for the managed document. Okay? And then when you click that one, meron kang dalawang options na may kita. Recover unsaved documents or delete unsaved documents. So since ang target natin is to recover the unsaved documents, so we will click on this. Okay? So let's click this one. Now, the question is, sir, wala kasi akong inalagay na file name kasi biglang nag-shutdown. Paano ko ba malalaman na yun yung document na tinype ko o yung ginawa ko? So usually ang file name or magiging file name ng ating document when it goes to the unsaved files folder, no? Yun yung mga first few words na makikita sa pinakaunang bahagi ng document na tinype mo, which is this one. Aside from that, okay, you have also the timestamp, okay? Kung kailan mo ginawa, may date siya at anong oras. Ayun. So malalaman mo, ito yung ginawa ko kasi nag-close siya ng ganitong oras, tapos ito yung ngayon ko lang siya ginawa. So you have already the idea, no? So the first few letters or first few words, for example, and then the timestamp. Okay? So just click this one and then click open. And it will come out. Okay, lalabas yung document na ginawa mo, no? So ito yung document na ginawa natin kanina na kinlose ko intentionally. So same concept din siya kung bigla siyang nag-shutdown dahil nalobat or nabunot yung saksakan or kasi sira yung battery ng laptop mo or biglang nag-run out, mga tipong ganun. Okay, so same concept siya ng pag-recover. Okay, so since na-recover mo na yung document, so sasabihin niya dito, no? If you can see my monitor or screen ko, recovered unsaved file. So this is a recovered file that is temporarily stored on your computer. And now you will be given the chance to save us. Okay? So tulad nga nung kung kayo mga tipong nagmamahal, no, may mga mga boyfriend, girlfriend, mga gano'n, no? You have this, di ba sabi nga nila, no? Love is sweeter than the second time around. So parang ganito yung natin, no? Mararamdaman natin when
for example, thesis to, nawala din, you have already the skill na, learn nyo na yung skill na on how to recover. Ang sarap sa pakiramdam, no? So, wow, nasave ko. Akala ko kasi nawala na totally. So, parang ganun yung experience and feeling natin. So, that's the time na bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon ni Microsoft to save your document. So, from here, you click save as or pwede siyang dito ka sa file or you have the option to press F12 which is the shortcut for save as. Okay? So, same concept lang sila. And then, you will be given the opportunity to type, no? Or bigyan ng file name, yung file na yan. And then, save the document kung saan mo siya gustong i-save. For example, save natin siya sa desktop, then type natin test, okay? Then press save or click enter. Okay, so na-save na siya. So another question is, sir, di ba unsaved document to? Pag ano, halimbawa, na-delete yung file ko, habang buhay ba na nandoon sa machine ko, sa laptop ko yung temporary file na yon. So ano bang sagot doon? May any idea from the participants? May forever ba doon sa temporary files or wala or may limit lang? So, do you have any idea? Okay, let me check. Okay, sige ma'am. Ano okay. Po? No po daw sabi ni Sir okay. Michael Alvarez. Okay, and then sabi ni Sir Jerome may limit po ata. Okay, actually yung iba may sinasabi yung mga tipong ano no, yung mga tipong team sawi no, yung mga tipong ano ano mga nega no, walang forever daw no. So mga tipong ganun. So actually tama nga sila no. Walang forever. Dito lang sa ano sa temporary files pero sa pag-ibig may forever talaga. Okay, so yun natin no, gagawin natin chill lang tong ano natin, tong session natin. Okay. Actually, sabi nga doon from the ano kanina statement na nilabas niya na ni Microsoft Word regarding sa recover and save files, temporary files lang siya. So meaning to say, may panahon na mawawala siya. So you will actually ang ano nito, ang pinaka ano niya, meron ka lang 4 na araw, no? Bibigyan ka ni Microsoft Word ng 4 na araw to save that temporary file. If you can you will not able to save that one, that temporary file will be automatically deleted from your machine or from your device. So ganun yon, hindi na siya magpapaalam sa iyo basta umabot na na or magpasa ng 4 na araw, yan automatically delete. So once you recover the ano, so ang gagawin mo na lang diyan no, once na nakita mo na yung document na hinahanap mo and you want to recover that one, i-save mo na agad. Do not wait for 4 days or ano, baka mamaya kasi halimbawa na-delete mo siya ng ano ng anong araw ba ngayon, 25. Na-delete mo siya ng March 21 and then ang time ngayon is 1:27. Tapos pinlano mo siyang i-save ng ano ngayong araw ng 1:26. Or 1:27, ganon, mga seconds lang ang pagitan. So, may tendency na maabutan ka ni, ano, ni Microsoft Word from that time na ma-delete, no? No, na wala ka ng chance para maano, ano? Kasi mga tipong ganon. So, habang mainit-init pa na na-recover mo yung file na yun, no? So, save mo na agad. So, don't wait for how many days pa. So, save agad. So, I hope nakuha natin yung concept ng ating, ano, no? Ng pag-recover na unsave. Well, so for those who nakaka-experience na may auto-save, so much better for you, no? So at least meron na kayong guy na yun, nakikita nila agad yung ano, yung may auto-save, no? So for those who don't have the idea, so this is the best way, no? No, na ma-learn yung skill na to, no? Para at least hindi na kayo yung tipong ano no, na tipong kinagabahan, tipong iiyak, halimbawa mga importanteng dokumento yung ano yung ginagawa niya, no? So at least you have the skill on how to recover the unsaved files. So I hope nakuha natin yung concept na yung ano no, recovering unsaved files. So I hope check na tayo diyan. Let's proceed to the second skill which is the autocorrect option. Okay. So I'll be pressing control enter para diretso tayo second page. So ang ating skill dito is autocorrect option. Okay? So, autocorrect option. So, I know halos lahat tayo gumagawa ng report. Tama po ba?
And sa paggawa ng mga report na yun, minsan gumagawa tayo ng mga headings from very scratch. Yung simulang-simula, pag nag-open ng document, magta-type tayo ng parang ganito, Republic of the Philippines. Yan, mga tipong ganyan, di ba? Ginagawa natin to, di ba, mga mom and sir, di ba? Tapos, ganito. Hey, sir, Henry. Yes, sir. Apo. Hey, sir, medyo malabo po yung monitor mo po, sir, yung screen. Hindi po namin nakikita. Ah, ganun po ba? Medyo humingi na yata internet. Actually, kasi nandito ako sa ano ngayon, sa venue ng workshop, baka maraming gumagamit na ano na mga teacher. So hindi ako nakauwi sa amin, gawa ng malakas po kasi yung ulan eh. Kaya, pala ko sana umuwi magka-travel, kaso ang lakas po ng ulan, kaya nito ko yun sa, ano, sa venue po. So, ayun po. So, kanina po, maninaw po yung kanina. Ngayon lang po lumabo. Nung starting pa lang po, sir. Nag-start ka pa lang. Malabo na po siya, sir. Ah, ganun po ba? Okay, so let me check my connection dito. Baka makakahanap tayo na medyo malakas-lakas. Nasa marami yata kasing gumagamit ngayon eh. Kaya ganun po. So, check ko lang po yung connection na. Sa how about yung ibang participants po? Ganun din po okay ba yung experience niyo po? Yung, ano, yung iba malabo, yung iba malinaw. Ah, baka so, nasa so, ano po? Sa signal po nila? Yes po, sa end po. Kasi ang nangyayari po, ganito po yung ano niya, no? So, pag mahina po yung signal from their end po, yung nag-a-adjust po yung video resolution po ng device nila from the bandwidth po na natatanggap nila. So, para mag-match po yung resolution, binababaan niya pa yung resolution, depende po sa signal na nakatanggap po nung teacher po. So parang ganun po. Pero ang ano po, malakas naman po yung signal kasi dito. Pero anyway, may recording ako po yata sa inyo pong ano, sa end po ninyo, malinaw po ba? Yes, sa akin po, malinaw sir. Naman okay, po sa akin. Okay, so walang problema po, mayroon naman po tayong recording po, no? So ang gagawin lang po natin, makinig na lang po muna tayo. No, so meron naman po okay, tayong tawag dito yung pinaka-admin, and then malinaw naman po sa end niya. So okay po sir, wala pong problema sir. Okay po. Sige po, so again, so autocorrect option po tayo. So again, so pag gumagawa po tayo ng mga report, gumagawa po tayo ng mga ganitong heading title, no? For example, the Department of Education. Then ano pong ano kayo? Anong region po? Region 4? Region 5, sir. 5, then ano pong, ano yan? Ano pong, Bicol Region? Sorsogon. Yes, po. Okay, for example, and then, for example, ito. Then from time to time na gagawa tayo ng report, paulit-ulit natin ginagawa ito, tinatype, no? Which is, it will consume a lot of time, no? Tinatype pa nito. Halimbawa, nagkamali ka pa, magbabackspace ka pa, and then magpo-format ka pa, ganyan. So why not, ang gagawin natin, itatype natin siya agad. Okay, and then we will do the tinatawag na formatting ng text. Okay, for example, i-center natin siya. Okay, control E. And then we will do the spacing. For example, dapat ano lang siya, 0 to. Tapos single space lang. Okay, for example, ito, then naka-bold na siya agad. Okay, or yan, mga tipong ganito yung formatting. And then, i-apply natin ngayon si autocorrect option. Okay. So si autocorrect option, ito yung feature niya na yung Microsoft Word na magbibigay siya ng shortcut para dito, no? Para sa words sa ito title na to. Na combination lang ng kahit isang letter at saka isang number, dalawa lang ang pipindutin mo, no? Or isang letter for example, automatically ito yung lalabas, which is very productive sa part natin, kasi the more we use the autocorrect option sa pag-i-encode natin or pagta-type natin, mas marami tayong word na na-encode or natatype na napapabilis yung trabaho natin. So how are we going to do this? Okay, so first thing to do is to highlight this one. Yun nga, sabi ko una, i-format niyo muna ang editing niya, no? If i-format niyo yung text, okay, like this, naka-center na siya. Okay, halimbawa, ito na yung ano nyo, and then highlight. Okay, after highlighting, you do you go to file, okay, and then go to more, then options. Okay, so click natin yan. Okay,
Then may lalabas na dialog box. Okay? And from here, you click on proofing. Okay? When you click the proofing tab, okay, may lalabas dyan dito sa right pane or sa canvas niya, yung bigger portion ng dialog box, meron dyang button na autocorrect options. Okay? So ito yung hinahanap natin. So let's click on this. Okay? And then, makikita natin ulit itong isang bagong dialog box that contains this kind of text. Ito yung tinype natin kanina na hinighlight natin. Okay? Ito yung formatted text na tinatawag. Okay? So from here, meron dyang space, no? Maliit na space on the left side, no? Adjacent to this, okay, sa formatted text. And nagtatanong siya, replace with. Okay? This is the time na lalagyan natin ng shortcut itong pagkahaba-haba na text na to. Pwede natin lagyan ng halimbawa, H2 or H5 for example, or H4 for example, no? So ibig sabihin, or H1 na lang. Okay, H1 meaning to say heading 1. So for example, ito yung ano natin, yung shortcut natin, or pwedeng H lang siguro, no? Para mas pabilis. So when I'm done with this, no, nalagyan ko na siya ng replace na tawag dito, shortcut key, okay? I'll click on okay, okay, to close the dialog box. And then also from this dialog box, I'll click on okay para ma-close siya. Now, I will try to delete this one, okay? Okay, I'll try to delete this one. So wala na yung ano, nawala yung text na tinaid ko kanina. Now, di ba may pinalit tayong shortcut doon, which is letter H? Okay. When I press this, when I press enter on my keyboard, see what will happen. Okay. So, di ba magic? From letter H, okay, balik tayo. From letter H, no, na shortcut, in-enter ko lang siya, ang lumabas yung tinype ko na pagkahaba-haba. Di ba? Napaka-productive nito. So, isang letter lang yung tinype ko, automatic ang lumabas is the title or the heading title ng letter na ginagawa natin araw-araw. So, this will help you save more time in doing report, no? Yung pagsasubmit ng mga report, especially mabilisan, madalian, no? Sasabihin ni supervisor or ni ma'am principal or ni sir principal, o pasa mo agad sa akin yung report. So, ikaw, medyo ano ka na, no? Take ka na with this kind of skill sa ano, sa Word, yung autocorrect option. Press mo lang yung H, diretso, may title ka na, then and so on and so forth. Pwede mong gawa ng mga shortcuts yung iba pang mga words, no? Or yung mga terminologies na gusto mong gawa ng ano, ng shortcut. Okay? So I hope nakuha natin. Then pwede rin natin siya apply sa pangalan natin. For example, I'll type in my name. Okay? Then I'll put here may ayan, and then ito yung sa akin, for example. So hindi ko na siya itatype ng buo, gagawan ko na agad siya ng shortcut. So i-highlight ko lang siya, okay, and then I'll go to format ko muna. So naka-bold siya lahat, gusto ko ito naka regular ano lang siya, and then naka italicize for example. Ito na. Now, already have the formatted text. Okay, yeah, highlight ko lang siya ulit. I'll go to file and then go to more and then hanapin ko si options. Okay, and then I'll click on this. Then ito na yung dialog box. I'll go to proofing tab. Okay, then go to autocorrect options. And then from here, I'll be replacing this formatted text sa ano lang. Sa halimbawa, initial lang ng name ko. Okay. And then I'll click on OK. And then click on OK. So when I delete this one, okay, wala na. Tatype ko lang HBN and then I'll press enter sa keyboard. Okay, since, so this is key sensitive. Kung ano yung tinype mo na, ano, kung naka-uppercase siya or capital letter siya, dapat capital din. If lowercase or small letter, dapat small letter lang din. So since capital letter yung tinype ko doon, dapat capital din yung tatype ko dito. So I'll press enter. Automatically lalabas yung formatted text na ginawa natin. Okay?
So I hope na-get natin yung concept na autocorrect option. Okay, so check na tayo sa pangalawa. Next thing to do is the quick lines or the next skill. Okay, so quick lines. Okay, wait, balik tayo. Okay, so quick lines. Okay, so may mga linya kasi tayong ginagamit minsan no, kapag nabawa. Yun nga, naggumagawa tayo ng report or sa paggawa natin ng mga documents, no? Instead of pressing sa, tawag dito yung paulit-ulit. Halimbawa, yung hyphen, no? I'll be pressing a pressing hyphen yung malapit sa zero sa keyboard, no? Paulit-ulit, repetitive, no? Paulit-ulit. Why not, no? Then, minsan kasi pag ginawa natin to, diba, gagawa tayo ng linya, mga ganyan, no? Paulit-ulit, repetitive. So why not, gagawa natin siya ng shortcut, okay? For example, ito yon, tatlong hyphens, okay? So meaning to say, tatlong ganito, okay? Ito yung gagawin natin, and ito yung ano, shortcut. And then, after mo mag-type, ang gagawin mo, press, enter. Okay, nabawa, yan. So, gagawin natin ngayon, press tayo ng tatlong hyphen sa keyboard and press enter. See what will happen. Okay, so it will automatically create a thin line from left margin to right margin. No? So, ganit, yan yung shortcut niya. Okay, so again, tatlong hyphens. Okay, and then press enter. It will create a thin line. No? Okay, next. Anong sunod? Tatlong underscores. Okay. Wow, ayan. Palitan lang natin ito. So, nag-copy-paste lang ako para mabilis. So, ayan. Tatlong underscores daw sa keyboard. And then, press enter. Okay, let's demonstrate. Tatlong underscores. 1, 2, 3. And then, press enter daw. So, and see what will happen. Okay, so, when you press the press enter sa keyboard, no? After the three underscores, ito yung i-create niya. Tatlong, mag-create siya ng isang thick, long line. Okay? From left margin to right margin ng document niyo. Okay? Next, tatlong equal signs. Okay? So, ano ba itsura nun? So, familiar naman kayo, no? Tatlo. Ayan. And then, press enter daw. So, when we do that one, okay, press tayo ng tatlong equal sign sa keyboard and press enter daw. See what will happen. Okay. It will create a two thin lines, no? Sa ating document. Okay. Yan yung shortcut niya. Next. After this, ito naman. Tatlong hashtags. For example. Okay. So, hashtag. So, familiar kayo niya, no? Sa mga nag-Facebook dyan. Mahilig sa mga hashtags. Okay, yan. And then, press enter daw. Okay, let's try. So, 1, 2, 3. Ano kaya mangyayari? Okay. Let's see. Okay, it will create this kind of line, no? Ganito. Ito yung itsura niya. Okay? Next. We have the three asterisk. Asterisk. Okay? So, ano ba yung itsura ng asterisk? So, yun yung nasa taas ng number 8. Ito yun. And then, sabi niya, after that, press enter. So, let's try to demonstrate. So, tatlo daw. And then, press enter. Ito yung mangyayari. Mag-create siya ng dotted lines. Okay? And the last line, ito yung trick. Okay? Yung tinatawag na tildes. Okay? Ito yung ano yan. Ano ba yung symbol ng tildes? Okay. Ito yun. Okay. Okay, ito yon.
Okay, isa pa. Okay, ayan. So, tatlo daw na ganito and then press enter. Okay, let's try to demonstrate. Okay, 1, 2, 3. There you go. It will create a zigzag line. Okay, so, ayan. So, ito po yung ano, yung mga shortcut sa mga lines natin, yung tinatawag natin quick lines. No? Hindi na natin kailangan mag-press, no? long press ng mga keys, no? Sa ating keyboard, no? Just simply typing 3, okay? 3 keys, no? So, sir, pag kulang ba or lumagpas ng tatlo, sir, gagana ba? Hindi, hindi po. So, tatlo lang po talaga yung ano niya, yung shortcut niya. Okay, so I hope nakuha natin tong concept na to. We will now proceed to the next topic. So, check na tayo dito sa ating quick lines. Okay, next. So, putting on password. Okay, so one thing of putting another layer of security sa ating document is by providing or putting on a password on it, no? Especially yung mga tipong mga confidential na mga document, no? Yung mga halimbawa, yung mga grades ng mga bata, for example. Document, no? So kasi minsan nangyayari kasi kapag halimbawa na-open natin bukas yung laptop natin, then may mga teachers na gustong ano, gumamit nating computer, no? Hindi natin alam, no, kung ano, kung baka may kinakopy na siyang document sa ano natin, sa device natin na hindi natin alam. So why not, no, para maiwasan niyo, no, aside from putting a password, halimbawa pag login niyo sa ano niyo, sa device niyo or sa laptop niyo, another layer layer of security is by putting a password, no? So paano natin gagawin 'yon? So for example, ito na 'yung document natin, no? Bawa confidential 'to, hindi natin pa ano. Ayun, bawa sa guidance, no? Sa guidance office, and then may mga incidental report, no? Na hindi dapat makita ng ibang tao, like that. So how are we going to put a password on this, okay? So simple lang po. Okay, pupunta lang po tayo sa file and then save, no? Or save as, okay? Halimbawa, save as tayo, okay? And then, for example, dito ko sa this PC, and then gusto ko sa desktop ko siya i-save. Kalimitan kasi nakikita ko, no, mga ginagawa ng mga teachers natin, lahat ng files, no, na gusto nilang i-save, doon ilalagay or i-save sa desktop. And then ang nangyayari parang ganito sa akin. Nagiging ano, polluted na yung ano, desktop ko, okay? So pero kasi ginawa ko lang to kasi busy sa pag-edit ng video. Gusto kong ano, pero pag natapos yung ini-edit na video ko, lilinisin ko. So ito yung madalas nangyayari sa atin, napupuno yung desktop natin ng mga files. So ang pinakamaganda dito, no, dapat meron tayong tinatawag na skill, yung organizational skill natin, no. So yung paano tayo maggagawa ng folder, no? To folder natin yung mga documents natin para hindi siya ganito tingnan, no? Medyo ano, magulo, okay? So for example, isi-save ko sa desktop. Okay? So once na nandito na siya, okay? May file name na, okay? Ito na yung type ng file ko. So I'll go to tools here, katabi siya ng save button kung nakikita niyo sa screen niyo. I'll click on tools. Okay, yung arrow down, and then go to general options. Okay, when I click on this, a dialog box will open. Okay, and this time, meron siyang dalawang ano dyan, field. Password to open, ibig sabihin, pag nag-open ka, hihingi siya ng password, or password. I think na disconnect si sir. Ah, okay po. So antayin muna natin si sir makabalik. Yes po. Bale na disconnect po ata si sir. Sir Albert. Yeah, ba po. Sir? Yes po, ma'am. I think na disconnect po si Sir Henry. Try ko po, ma'am, i-contact. Yes po, yes. Siguro,
si Ma'am Giselle baka available, pwede na po siyang mag-start muna habang hinihintay natin si Sir. Okay, Ma'am Giselle. Ma'am Giselle, ready ka na po. Hello? Hi, ma'am. Naririnig na po ba ako? Yes po, ma'am. Hi, sorry. Hindi ko ma... Okay, start video. Sorry. Loud and... Naririnig po ba ako? Yes po, ma'am. Yes po. Okay, so siguro habang hinihintay natin si Sir Henry bumalik, ipagpatuloy na lang natin yung review for yesterday's discussion. But ang ganda na ng discussion ni Sir Henry, no? Napaka-comprehensive na ng discussion ni Sir. Hopefully, makabalik si Sir sa discussion natin. But since we are waiting for him, I think it's good to start our review for yesterday's discussion. I think nakashare na yung screen ko. Nakikita na po ba? Yes po, ma'am. Yes po. Okay, good. So, mas maganda yung internet connection sa office namin kesa dun sa classroom. But I have this presentation using Microsoft Sway discussed yesterday by one of our ambassadors. So I have utilized that tool or platform to present my review for yesterday's discussion. Okay, so as you can see, parang blank canvas talaga yung Sway na pwede tayong maglagay ng iba't ibang elements. So here comes my review. Gumamit ako ng mga stacks to present my questions as a review of yesterday's discussion. Okay, so ready na po ba ang lahat? We will be utilizing the chat box again to type your answers para sa review ng ginawa natin kahapon. Okay po? Game po ba ang participants natin? Okay, may nag-answer na. Hindi pa ako nagpo-post ng question. You can join in any Flipgrid account through a code. Okay, I think synonymous naman yung answers. Everyone is correct. The answer is letter A, true. Okay, what about number two? It refers to a video sharing website that allows the educators to create and share videos for free. Anong tawag natin dun sa video sharing website? That is correct. The answer is Flipgrid. So aside from creating your own videos, pwede pa natin siyang i-share sa ating fellow educators. Question number three. What is the maximum length of the uploaded videos in Flipgrid? The answer is, gano'ng nga ba kahaba dapat or ang allowed na length ng video sa Flipgrid? That is correct. The answer is 10 minutes. Okay? It must be at least 10 minutes long. Now, question number four. In which tab of Flipgrid interface allows us to create our own videos? Yeah, that is correct. Sabi ni Ma'am Jessa, shorts daw. That is correct, shorts. Okay, question number five. It refers to a presentation program included and is part of Microsoft Office 365, yung ginagamit ko ngayon. Anong tawag dun sa presentation program? That is correct. The answer is Sway. So, tingnan nyo naman ang ginagamit ko ngayon. I have not used transitions or animations. Automatic, pipili ka na lang ng effect na gusto mong i-apply sa yung presentation. And then, which tab can we edit the documents of our Sway presentation? Diba may dalawang major tab yan? You have the storyline and the design. Now, sa anong tab pwede kang makapag-create ng content ng Sway? That is correct. So the answer is storyline. So ang design is more of like editing the appearance of your presentation. Okay? Number seven. Online images which can be inserted in your Sway presentations are sourced from. So saan galing kadalasan? Once we try or if we want to include images on our Sway presentations, saan siya sinusource out? I only see Google Images. May nakapansin po ba kung saan natin siya sinusource out? The answer is
Okay, the answer is Creative Commons. The answer is Creative Commons. That is why walang copyright yung mga images na nandun sa Sway. Hindi natin kailangan i-mention yung source because it's from Creative Commons. Next is, it refers to a curation tool that allows you to save, organize, tell stories, and share content from around the web. Anong tawag natin, anong diniscuss ni Ma'am Sheila May kahapon, which allows us to curate topics from around the web? The answer is Wakelet. Okay, number nine. The contents from other learning platforms such as OneDrive and Flipgrid can be integrated into your Wakelet account. Is it true or false? The answer is true. Okay, so yung content natin either from OneDrive, Google Drive, Flipgrid can be integrated into your Wakelet account. And number 10, how can we invite the collaborators in our Wakelet account? Is it A, through an invitation via an email, letter B, through a QR code, or letter C, through an invitation link, or letter D, all of the above? The answer is, actually, it's letter D, all of the above. So we can invite collaborators, diba, sa ating Wakelet account. We can collaborate with different people either through an invitation via an email, through a QR code, or through an invitation, invitation link that we can send to our fellow collaborators. Okay, so I think almost perfect naman yung mga participants natin. Ready na talaga para sa assessment natin ngayong Saturday. So, Ma'am Lloyd, I think I'm done with the review. Yes. Nandito po. Na ba si Sir? I think nandito na din po si Sir. Okay. So, Sir Henry, pasensya na po. Hi po, Sir Henry. Okay lang po, ma'am. Okay. Hello po. Hi, Sir. Hello. Okay na po ba? Sige po, Sir. Hello, ma'am. Opo, Sir. Okay, I'll stop na po na sharing wala my po screen bigla. Po. Okay. Okay, sige po. Salamat. Thank sige you. Po. Thank you. Okay, so, okay, sige ma'am. So, pasensya na po mga ma'am. Sir, no, na-disconnect po bigla. Okay, so, yun po talaga, no, beyond, it's beyond our control talaga if we are conducting this kind of, virtually. Okay, so, let's continue, no. So, nawala ko doon sa portion na pag-organize ng desktop natin, no. So, yun nga yung sabi ko, no. So, one of the skills na dapat nating matutunan when it comes in manipulating our devices, how are we going to organize our files, no? Especially pag nagsisave tayo. Kasi usually, nakikita ko talaga sa mga teachers is, teachers yung, yun nga yung nagsisave sila ng mga files nila mostly doon sa desktop. Kasi nga naman, madali siyang makita. Okay? So, ang solution lang doon is, gagawa lang tayo ng folder and subfolders para sa mga files. Okay? So much for that. Let's continue. So, again, so sabi ko nga, pag gagawa tayo ng password sa document natin is simply save that one. Okay? Sir, I think... Wala po lang, di na pa-share? Yes po. Okay. Yes, ma'am. Okay, sorry po. Okay, so again, so share ko lang yung screen, nakalimutan ko. Okay, so again, para gumawa tayo ng password sa document natin, all we have to do is to save that file first, no? Okay, pwedeng Control S, which is yung nakasanayan na natin. If it is your first time to save the document, otherwise, you go to File or Save As, for Save As, okay? So, ang shortcut niya is F12. Okay, go to File and then click on Save As. Okay? From here, go to the destination folder na gusto mong pag-save ng file. Okay? For example, yun nga yung sabi ko, dito tayo sa desktop lang muna para madali siya makita. For example, vdfile.doc. Okay, ito yung file name natin. So from here, okay, meron na tayong file name. I'll go to Tools, okay, which is adjacent to the Save button on your lower right screen. Okay, so nandito siya katabi. Click on that. And then click on General Options. Okay. From here, lalabas yung dialog box. And then it will be asking you, so ano bang gagawin mong password? Password ba sa pag-open or password sa pag-modify? Okay, for this demonstration purpose lang, so dito lang tayo sa password to open. Okay, and then when I hit
this button, okay, hihingi siya agad ng password to confirm, no? Yung password na nilagay mo, okay? So, once you enter the password, click okay, and then click on save. Okay, let's try now kung effective ba yung ginawa nating password. So, I'll be closing this one. And then, i-open ko yung itong document na to, no, sa desktop natin. Okay? So, I'll click on this. Close ko. Okay? And then, hahanapin ko ngayon si video doc file. So, which is this one. Okay? I'll be clicking on this. Now, see what will happen. Okay, from the moment na i-attempt yung i-open ang document, ihingi siya agad ng password. Okay? So, very effective siya, no, in terms of putting security on your confidential document. Okay? So, ang ano lang dito, advice is, do not ever forget, no, your password na nilagay mo dito. Otherwise, hindi mo na siya mabubuksan. Okay? So, yun lang yung advice. Make a password that can be easily remembered on your end, no? So, otherwise, pag nakalimutan nyo, wala na, goodbye na. So, hindi mo siya ma-open, okay? So, siguro, baka may mga tutorial sa YouTube no, kung paano siya i-recover yung mga document na may password, no? Na nakalimutan. Okay, so let's input our password here and click on OK and see, no? Nabuksan natin. So, again, so that's how are we going to put password on our document. So I hope malinaw ang ano ang topic na to. Okay, let's go back sa ating topic now with our putting on password, okay? Okay, next thing to do is itong developer checkbox content control. Usually ginagamit siya kapag halimbawa gumagawa tayo ng test or quiz no, sa mga bata or i-fill up tayo ng form. Minsan kasi sa mga form na ginagamit sa document, no? Ang nangyayari kasi, nag-insert shape lang tayo. Okay, so yung ginagawa natin kasi, shape lang and then ito, box. Okay, mag-draw tayo ng box. So hindi siya interactive, no? Ano ba ibig sabihin ng interactive? Pag kinlik mo tong box na to, hindi siya nag-check, no? So hindi siya interactive, no? So ang gagawin mo dyan, halimbawa, ano siya, mag-draw ka pa ng, halimbawa, mag-i-edit text ka or add text ka dyan, tapos sa keyboard mo, yung slash yung gagamitin mo na magta-type ka pa. Whereas, in using the checkbox content control, okay, ito. So, gagawin natin interactive itong, ano to, itong box. No? Paano natin siya gagawin? Okay. So, ito po siya. Okay. Delete ko lang po. Okay. So, from here, so, move ko lang to. Para makita ng ating mga participants. Okay. Okay, move ko lang. Sige. Okay. Hindi na siya ma-move. Okay, there. Okay, halimbawa, ito. From here, okay. Familiar naman kayo dito sa mga ano no, sa mga tabs or ribbons dito sa ating ano no, window application sa Word, okay? So, dapat makikita natin dito sa taas, no, sa kasama ng mga ribbons dito, yung tinatawag na developer tab or developer ribbon. Okay. Paano natin palalabasin si developer ribbon dito na kahilera nila? Okay. So, paano? Ito po gagawin natin. Okay. Pwede kang mag-click anywhere on this area. Okay. Right-click po. Okay. So, maraming paraan. Meron tatlong paraan. Okay, right click dito and click on customize the ribbon. Iyan po yung isang way, okay? Pwede rin po dito tayo sa bandang taas, upper left corner, then meron diyang button na arrow down which is shortcut for customize quick access toolbar. Click niyo lang 'yan and then go to more comments, okay? Pwede 'yan. Okay, so pwede. Other way, no, yung pangatlo, punta kayo dito sa file and then more and then options and then click on customize ribbon. Okay. Sir, ano ba yung pinakamadali?
Okay, yung pinakamadali, ito, yung nandito ka, magra-right click ka lang. Okay? So, tinuro ko lang yung tatlong way kung paano mo i-access yung quick access toolbar. So, from here, right click lang, yung nakamadali, and then click mo na lang diretso si customize the ribbon. Okay? Okay, so, hey, Sir Henry. Ang sabi natin, palalabasin natin. Yes po. Sir, naka-freeze po, so, ang sir? Ano po po, screen. Naka-freeze po ang screen mo po. Ah, naka-freeze. Same pa rin. Same pa rin ano po yung screen. Ano pong nakikita niyo po sa screen ko? I-re-share ko lang po yung, Word ano, yung aking screen po. Okay po, sige po. Word document lang, okay, Word document lang po, sir. Ah, ganun po ba? Sige po. Sige, close ko lang to, share. Okay. Ayan po, nakikita na po ba? Hello, sir. Ayan po, sir. Opo. Okay na, nakikita na po. Yes po, sir. Okay po. Sige, salamat, sir. Okay, so again, keep, right click lang po natin anywhere on this ribbon. And then right click and then click on customize the ribbon. Okay? So sabi natin, palalabasin natin si developer tab or developer ribbon dito kasama nila home, insert, design, layout, yan, review, and view. So nandito siya, customize the ribbon. And on your right pane here, no, ito yung mga tabs and or ribbons nandito. So hanapin natin si developer. So nandito siya. Hello po, sir. Yes, yes, sir. Sir, nag-request po sila na pwede daw po natin kasi hindi nila nakita kanina. Ulitin daw yung process. Okay, sige po. Sige po. Okay, start daw po, sir. Sige po, wala pong problema. Po, sige po. Thank you po, sir. Okay, sige, sir. Wala pong problema. Okay, sige po. Okay, for the benefit of everyone, ulitin po natin, ha? Okay, so ang next topic natin is all about the checkbox content control, no? So this is one of the features, no? Or yung isa sa mga hindi masyadong nagagamit, no, natin, especially kapag nakikreate tayo ng quiz, no, yung nag-checkbox tayo or nag-fill out tayo ng ano, ng mga forms, no, for example. Okay? Kasi ang usually na nangyayari sa atin is nag-insert lang tayo ng shape and then nag-draw tayo. No, ayan. Ito yung madalas na ginagawa natin. And in order to make this, to put a check on this is, nag-add text tayo. And then, from our keyboard, nagpe-press tayo ng slash. No? So, hindi siya interactive. So, paano natin gagawin na interactive ang box using the developer tab, no? Yung feature niya na checkbox control. So, di-delete natin to, ha? Okay, so, ang gagawin natin is to activate the developer tab or ribbon dito kasama nila file, home, review, and view. Yan, kailera niyan. So, again, so there are three ways on how are we going to access the what we call the customize the ribbon or the quick access toolbar. So, tuturo ko, ha, yung tatlo. Una, okay. Dito tayo. Okay. Yung nakikita niyo yung arrow sa upper left corner niyo, yung arrow down, click niyo yan. And then, click niyo si more commands, no, si quick, you are customizing now the quick access toolbar. Okay, so click mo si more commands and then click customize quick access toolbar. Okay, yan. So nandito ngayon sa ano, sa dialog box na to, hanapin natin si customize ribbon. So ito siya. Okay, click natin and then ito sa right pane, ito yung mga ribbons or menus na makikita natin dito sa bandang taas. Ayan siya. Yes, ma'am. Bale, nag-freeze po ulit. Nag-freeze po ulit. Opo, nag-stop po siya. Okay, reshare ko na lang po ulit. Okay po. Thank you, sir. Yes, sige, ma'am. Maraming interesado, sir, malaman yung ginagawa mo, kaya ganun po. Gusto nilang masundan. Sige po, wala pong problema. I-share ko lang po ulit. Okay, screen. Okay, share. Yan po, kita na po ba? Nakikita na po ba yung screen, sir? Ma'am? Yes po, sir. Okay. So, yun nga, ito yung way, no? Click natin yung customize quick access toolbar and then go to more commands and then customize the ribbon. Okay. So
Hanapin natin si developer tab. Okay, nasan ba si developer tab dito? Okay, scroll down natin. Ayun, hindi siya naka-check. Yan. So ito yung gagawin natin, no? Another way of accessing the quick access toolbar is go to file and then go to more and then options. Okay? Then from here, in dialog box, hanapin natin si customize ribbon. Click lang natin yan and then same thing will happen kanina. Ito, lalabas pa rin to. Okay? And isa pang way, ito yung pinakamadali. So ito yung gagawin natin, yung pinakamadali. Right click lang tayo somewhere on this area. Okay, right click and then click on customize the ribbon. Ayun. So same lang din yung nangyari. So ito yung pinaka-easiest way, no? Sir, okay, nag-click po ulit. On po sa part na yun. Sa part po okay, na sige. Ayun. Sa pinakamadali po. Okay, sige. Ulitin ko. So, click, reshare ko lang ulit. Stop ko lang ulit. Parang ano ako dito eh. tawag dito. Kung sa ano pa namamaligno ako dito sa part na to. Okay, sige, sige. Ano, stop share ko lang muna saglit. Okay. Then, share ko lang ulit. Okay, share ko lang ulit. Okay, share. Ayan po ma'am, nakikita na po ba? Yes po sir. Okay, so ito tayo sa easiest way. Right click po natin somewhere on this area and then go to customize the ribbon. Ayan po. And then hanapin lang natin si developer tab. Then pag nakita natin, check box natin and then click on okay. Okay now, nakita nyo po, nadagdag na si developer tab. So from here, let's click on this. And then sabi natin si checkbox. So ito yung si checkbox, no? Box 'yan na may check. So you click on this. Sir, and wala then yan. Pa po lumalabas. Wala pa? Wala pa po. Ah, grabe, grabe. Sige, sige, sige. Wala. Okay, yung sa so, checkbox na po, sir. Checkbox lang, okay. Yes, sige, what if ano ko na lang siya? I-skip ko tong skill na to. Gagawa na lang ako ng tutorial video dito. Ipapasa ko na lang sa inyo para okay lang. Okay lang po, sir. Sige, po. Sige, move na tayo sa next topic. Okay? Okay lang? Sa ating mga participants po, okay lang po ba yung gagawa si sir ng tutorial video? Actually, ma'am, mabilis lang naman to. Okay po. Okay, pwede ko rin iyan, no? Kung nanonood kayo ng My Tech Talk doon sa ano natin, doon sa DepEd ETU ICTS. So, nagawa ko to, no? Sa national ano yun, no? So, nagawa ko to. Then, pwede ko i-send yung link doon, no? Then na-discuss ko tong checkbox content control doon. Pero otherwise pwede akong gumawa ng tutorial video about this. Okay? Sige, sige. Okay lang ba, ma'am? Yes po. Bale, sabi okay. Ng mga participants, okay lang din naman. Okay lang. Thank sige, you, sir. Kasi okay, pasensya na po, parang namamaligno yung itong part na to. Okay, sige. Skip tayo. Okay? I'll go to the next page. Okay, so ang next target natin, currently po sir, naka-freeze po yung inyong screen po. Ayan. Sige po, i-re-share ko lang ma'am ha. Okay po. Sige po. Gawa din yata ng signal talaga siguro, kaya nawawala. Pero kung nasa bahay ako ma'am, wala problema kasi naka-fiber kasi. Dito kasi marami kasing tao kasi ngayon yung venue namin. Okay, i-re-share ko lang. Okay, yan. I hope you are seeing my screen now. Yes, okay po, na yes. Po ba? Okay, sige, thank you. Okay, so skip tayo doon sa developer, yung checkbox content control. Dito tayo sa auto-fit tables, okay. So, ang auto-fit tables natin, usually ang ginagawa natin kasi practice is kapag gagawa tayo ng table, dito tayo sa insert, tama po ba? And then tables, no? And then, dito tayo magbibilang kung ilang tables yung gagawin natin. Okay? So, what will happen now? Tingnan nyo, ha? Kapag gumagawa ko ng table, tingnan nyo yung yung range niya. From left margin to right margin. Whether kahit ilang cell pa yan yung gagawin nyo. So, yung pa rin yung yung mismong space niya, no? Hindi nagbabago. Ang nagbabago lang yung number of cells. Okay? So, ayan. Kinakain niya ng buo yung space, no, horizontally, okay? So, ayan, ito yung usually na ginagawa natin pag gumagawa tayo ng table. And then pag nagta-type ka, halimbawa ayan,
na halimbawa, ito. Ayan, word. So, may space, no? Then, halimbawa, Excel. Then, PowerPoint. Ayan, halimbawa, ayan. Then, ano? Then, Teams. Halimbawa, ayan. So, nangyayari, kinukonsume niya yung buong, ano, ito. From your left margin, ayan, to your right margin. So, ang auto-fit tables kasi, ito yan, finifit niya yung, kalimbawa, may space, ito yung ano mo, magsisimula siya sa maliit na space, and then kapag nagka-type ka ng document o ng text inside sa cell, automatically nag-a-adjust yung cell na yon doon sa content, no? Depende sa content or sa word na tinatype mo sa loob ng cell na yon. And from that, gumagamit ang shortcut niyan para gumawa tayo ng auto-fit table is gumagamit tayo ng sinatawag na plus sign. Yes, ma'am. Sir Henry. Wala na po. Hi. Yes, I think naka-freeze na naman po yung ano mo, yung screen. Siguro sa signal na talaga to. Hindi naman maligno. Okay. Yung signal na lang yun, ma'am. Okay. Sige, sige. Okay, so kung meron kayong announcement, ma'am, mag-change lang ang connection, ma'am. Okay lang, ma'am. May mga announcement kayo. So, mag-leave ako sa saglit. Sige. Okay, sige. Sige, sige, sir. Sige. Thank you. Okay, ma'am. Welcome, ma'am. Hello, Ma'am Lyde. Yes po. Yes po, ma'am. So, mag-change daw po muna si sir noong connection niya. Ah, okay po. Sige po. Sige. Meron, meron po ba tayong mga announcements, Sir Albert, na pwedeng ibigay sa ating mga participants for this afternoon? Yes po, ma'am. Bale, ako po muna mag-a-announce. Okay. Sige po. Sige po. Sa ating mga participants po dito sa Zoom, announce ko lang din or remind ko lang din po kayo na ang attendance form po natin ay open hanggang sa ngayon. So hopefully lahat po ay nakapag-attendance na for day 4. And dun po sa mga hindi pa nakakapag-attendance ng day 3, in-open din po namin same attendance form din po and naandun din po yung day 3. So if di pa po kayo nakapag-attendance for day 3, mag-submit na din po ulit kayo ng response po for day 3. So, ayun. And ngayon po, day 4 na po, ano. And bukas, last day na natin ng digital literacy. So, we hope po na maka-attend po lahat ng ating mga participants from day 1 doon po sa ating day 5 or last day po ng ating digital literacy. So, ayun lang po, Ma'am Giselle. Sir? Sir Yede. Sir Albert? May ano din po kayo, announcement? And wag po pala kayong mag-alala if medyo nahihirapan tayo ngayon sa internet connection and sa discussion po ni sir dahil sa problem nga po sa internet connectivity kasi po magsisend din naman po kami ng recording po ng ating training. So makakapag-review din po kayo and as per Sir Henry ay magbibigay naman po siya ng video tutorial po ng kanyang lesson po for today. So ayun, very generous ni Sir Henry na gagawa pa siya ng video tutorial para sa atin. So makakapag-review po tayo para sa ating assessment po on March 27. So hopefully lahat tayo makapasa. Ano po? Sir Albert, may ano po announcement po para sa ating mga participants? Parang nakabalik na ata ma'am si ano si sir? Ah, yes pwede po. Na ata. Sir. Wala po. Nakabalik sa tingin na. Ko po wala. Parang nakita ko na siya kanina. Kanina po ata. Wala pa. Opo, bale nawala po ulit siya. Okay. So, yung assessment natin ma'am buka sa Saturday, hanggang anong oras po yung link na available po? Bali po, i-open namin po ang link from 8 a.m. until 12 noon since yung ating mga teachers ay very busy. Attend pa yan ng ano, event ng Wakelet. So, at ng ano, MS Teams, yung mga
webinar series din nila. So hopefully maka-attend din po kayo. So Saturday may event po sila. So naka-post naman po yan sa ating Facebook page. And yung ating assessment naman po ay open naman po yung ating MS Forms until 12 midnight na lang pala. Midnight pala, I mean. Kasi po, alam ko, gabi, maraming teachers pa din yung nagtatrabaho niyan. So, and yung internet connectivity mas malakas pag gabi. Ano, sir? Yes po. Tama po, ma'am. So, ayun. So, sa Saturday po, mag-ready po tayo sa ating assessment para po, sa assessment naman po, i-announce ko na din po in advance since bukas ay last day. I-announce ko din to, pero i-advance ko na din sa inyo. Bale, dalawang certificate po yung for issuance natin dito sa training. First is yung certificate of attendance. Ito po ay ibibigay sa ating mga participants po na hindi po nakapasa sa assessment, pero nakapag-attend po ng training, 80% po ng training attendance. And the other certificate naman po is certificate of completion. Ito naman po ay ibibigay natin sa mga participants na nakapasa po sa ating assessment and umattend po ng training. So, ayun po. Yes po, sana po lahat po makapasa para po certificate of completion yung ating matanggap. And abangan po natin bukas kasi yung ating magiging mga speakers. We have our regional director from DICT Luzon Cluster 3 and our SDO Sorsogon representative. Yan, from DepEd SDO Sorsogon. So, meron din tayong representative. And of course, yung ating mga mayas, ang ating mga speakers na andyan din po. So, attend po tayo bukas. Yes po, yung certificate po, bali dalawang klase po. So, isa po is for certificate of attendance. And yung isa naman po ay certificate of completion. So yung certificate of completion, ulitin ko lang, is para sa mga nakapasa ng assessment and umattend ng ating training based sa attendance. And yung certificate of attendance naman ay para po doon sa mga participants na hindi naipasa yung ating assessment pero nakapag-attend po ng 80% po ng attendance sa ating training. So ayun po. Ayun, okay na. Yes po, yung copy po ng presentation ay ibibigay po namin sa inyo yung link kasabay po ng issuance ng inyong certificate. Yes po, i-email po namin pala sa inyo. Ayun, mas malinaw na ano. I-email po namin yun sa inyo sa Friday din po para po magamit nyo for review. Yes po, yung makukuha niyo po yung certificate, ibibigyan din namin kayo po ng instruction yan kasi fina-finalize pa po namin ng yung ano po, means of issuance po sa inyo if physical ba or on digital. So, ayun po. Yes po. I-email po yun sa inyo yung presentation. And yung ating recording po with the permission of our resource person and you po. I-upload po natin yun sa ating YouTube channel at gagawing playlist para po naman ay sa review nyo po ay sunod-sunod and mas madali po yung review nyo sa YouTube. Share din natin yung link na yan sa Facebook and kasabay din po sa ating email ng ating mga presentation po. Yun po. Opo, for sure po, bibigyan namin kayo ng recording. So, check nyo lang po kami sa YouTube. DICT Luzon Cluster 3, Sorsogon. So, ayun. Antayin lang natin si Sir Henry. Check natin kung naandito na po. Ayun, so naandito na po si Sir Henry. Hi, sir. Hello po, ma'am. Hello po. So, masyado na kami madaming nai-announcer. Yeah, nasa backstage lang po. Okay, sir. Thank you, sir. Sige, ma'am. Okay pa. Okay, sige. Pasensya na po ulit mga ma-mentor, no? So, yun talaga yung problema natin when it comes to talaga internet connection, no? It's beyond our control. So, nevertheless, pagpatuloy na natin para hindi tayo nagsasayang ng oras. Okay, so, ma'am, nakikita na po ba yung screen?
Yes po, sir. Kita okay, na po. Okay, so I hope hindi na mamaligno tong ano itong topic ko na to. Then if ever, balikan natin si checkbox content control mamaya. Okay, so auto-fit tables kasi usually ito yung ginagawa natin kasi, no? Paano ko ba ito tatanggalin si ano, yung participants dito sa PLED? Ayan. Okay. So usually kasi pag gumagawa tayo ng tables is ganito, no? So from our insert tab or ribbon, we go to table and then we create our preferred number of cells, no, or tables, no. Usually halimbawa ito, so yung mismong dimension ng ating left and right margin is kinakain niya. So in paano ba gumagana si autofit table? So sa autofit tables gumagawa tayo nito or gumagamit tayo ng dalawang mathematical operation. So ano ba yon? Yung basic, dalawang basic, plus, no, ito yan, and then minus. Okay. So ano ba ang gamit nito sa pag-create ng autofit table? So si plus, ito yung nagsisilbing border ng ating cell. Ayan, ito yon si plus. E ano naman yung gamit ni minus? Siya yung nagiging tinatawag natin na space or content area. Ito yung mismong space dito kung saan tayo nagtatype. So halimbawa, ito. Itatype ko sa keyboard, no, dito, no, using my keyboard keys, plus, then minus, plus. Okay, halimbawa, ito yan. So si plus, ito yung border natin sa left. Si minus, ito yung content area natin or yung space. And then itong another space here is yung border natin sa right. Pag in-enter ko siya, ito po yung mangyayari. Ayun. So, meron na siyang isang cell. So, kapag nag-type ako dyan, halimbawa, Microsoft. Yan. So, see, ang cell mismo ang nag-a-adjust doon sa text. Ayan po, ang tawag natin dyan is auto-fit table. So, nag-fit yung mismong cell natin doon sa text, no? Text dyan, pag sinabing text natin, alphanumeric yan, pwedeng letter or pwedeng number. Okay. Halimbawa, dinagdagan ko pa word. So, nag-a-adjust automatically yung ating cell. So, should I wish to add another cell to the right, okay, I'll press another, ano, yung key natin, no? Halimbawa, so dapat alam natin, halimbawa dito, halimbawa gagawa tayo. So dapat sa paggawa natin ng auto-fit table, alam natin kung ilang cell horizontally yung gagawin natin. For example, ito, 1, 2, 3, 4, 5. So meaning to say, 5 na cell siya, ibig sabihin meron siyang 6 na borders. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 with 5 space. So, spaces. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yan. Plus, minus, plus. Yan. So, dapat 6 na plus signs and then minus, 5 minus signs. So, pag in-enter ko yan, ayan na po yung auto-fit table natin. Mag-type ako ng word, automatically adjust na yan. And then, another one for Excel. We have PowerPoint. Automatically, nag-fit po yung table doon sa text na tinatype ko. One note. And then another one is teams. For example, should I wish to add another cells below, no? I'll press tab. Okay. So even lahat siyang pagkakahati ng cell, no? So ayan. So ito po yung gamit ni AutoFit Tables. So I hope nakuha natin yung trick na to, no? So ayan po yan. So ito yung difference ni AutoFit Table dito doon sa the usual table na ginagawa natin. Okay? So check na tayo kay auto-fit tables. Okay, let's go to line spacing. Okay, bibilisan ko na lang ng konti yung ating discussion baka nagagahol na tayo sa oras. So anyway, meron naman tayong recording. So makakapture lahat ng ginagawa natin dito. So sa line spacing, okay, meron tayong tinatawag na single. Okay, sa mga single dyan, kaway-kaway. Okay, meron din tayong tinatawag na double. Kaway-kaway din po. Meron tayong tinatawag na sakto lang or yung 1.5, okay? Or 1.5 line spacing. Okay. Ano ba? Line spacing. Okay.
Okay. Or yung mga double na tinatawag dyan, yung may mga partner na sa buhay. Ayan. Ayan. So, sa single, ang shortcut natin dyan is control. One. Sa double is control. Two. Sa 1.5 line spacing is control. Five. So, for example, gagawa ko ng isang text, okay, random text document. So, itatype ko lang is equal sign, run, okay. Then, open close parenthesis, then, nabawa, 4, then 3. So, ibig sabihin kasi ng 4 paragraphs with 3 sentences in each paragraph. So, when I press enter, let's check kung tama ba yung sinasabi ko. Mamaya na lang ako, may masabi lang. Okay. So, sabi ko, run the 4 paragraphs. So, ito yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, so in each paragraph, meron tatlong sentences. Isa, okay, dalawa, ayan, dalawa, and then tatlo. Okay, so yun po yung ibig sabihin niya nung random text. So, this is parang naka-program na kay Microsoft Word pag nagde-demo po kayo, no? Para hindi na kayo nagtatype ng nagtatype. So, random text yung ginagamit natin. Okay, from this, okay, at gagamitin natin si Control 1 to create a single spacing doon sa paragraph natin. Okay, so halimbawa, i-double space ko siya para makita niyo yung difference. Okay, halimbawa yan, yung first paragraph natin is, pilitan ko konti para makita niyo. Yan, i-apply natin si Control 1 or single line spacing dito. So, ang gagawin natin una is to highlight the paragraph. Okay, and then, instead of, halimbawa, hindi nyo kabisado yung, ano, yung ribbons nyo. No? Saan kaya nakasave si, ano, si spacing? Okay, so why not try to master the keyboard shortcuts? Okay, so control 1 ka na lang, diretso. So pag pinindot ko si control sa keyboard plus 1, automatic itong naka-double space na paragraph magiging ganito. Daran, okay, so naging single space siya. Okay, so dito tayo kay paragraph number 2. O paragraph 2. So, highlight lang natin. So, ang target natin is to create double spacing. So, from here, the default niya is single. Okay, gagawin natin siyang double space paragraph. Okay, so by pressing control on your keyboard and then 2, okay, see what will happen. Okay, so naka-double spacing siya. Okay, so yan siya. And then, and the last line spacing is the 1.5, no, or the 1.5 line spacing. Okay. Again, we will try to highlight or we will highlight this one. Okay? So, ulitan niya natin para makita niyo. Ayan. Bawa ito. So, i-highlight ko lang siya. Okay? And then from here, I'll press control sa keyboard and then 5. See what will happen. Okay, wait lang. Medyo may problema yung 5 ko sa keyboard. Matigas kasi. Ayan. So, from here, okay, balik natin. I'll press control 5 sa keyboard and then, ayan. Ito na yung ano niya, spacing. So, we have the single, the double, and the 1.5. So, yan yung shortcut niya. Control 1, control 2, and control 5. So, I hope medyo malinaw or malinaw na talaga sa inyo. Okay? So, we will be jumping to another skill. So, we're done with the line spacing. Now, let's have the dictate, okay? So, dictate is one of the accessibility features ni Microsoft Word, no? So, this is an requires online or internet connection when you using this one. Okay, so, bakit accessibility tools? Kasi it will help, no? Other people, especially with those disabilities, no? Ako kasi isa akong SPED teacher and I advocate ako ng mga ganitong ano, no, technology na nagbibigay ano na tulong, no, sa ating mga kapatiran or mga kapwa, no, na magkaroon ng equal access sa technology paggamit, no. Other thing is to have equality, no, tinatawag natin para ma-meet natin yung objective ni DepEd na to have equality, no, education, no. Paano magkakaroon ng quality education kung yung mga kapatiran natin or yung mga estudyante natin na with disabilities eh hindi maka-access or hindi maka hindi nila makamit yung tinatawag na dekalidad na edukasyon, no, lalong-lalo na sa paggamit ng teknolohiya, no, mga ganitong application. So gamit na gamit to, no, especially doon sa mga
learners with cerebral palsy, mahina yung kanilang tawag na extremities, no, yung kamay, no. So whereas i-dictate mo na lang kay Word, automatically i-type mo na lang, i-type ni Word para sa inyo. So how are we going to do that? Okay. So from here, so dictate daw. So ulitin ko, it requires internet connection. Okay? So from here, sa home tab or home ribbon, go to the rightmost part ng inyong screen or application, and then you will see there the dictate button. Okay? The voice. So i-click nyo siya. Now from this kind of icon, when you click this one, it will turn into this kind of icon. Na meron na siyang pula. So ibig sabihin, it will start dictating or typing the words, no? Makikinig siya sa iyo habang nagsasalita ka, and then ita-type niya dito. So since medyo mahina ang aking internet, medyo naglo-loading pa siya, bigla na lang, okay. Sige. I will start, okay. Okay, tap the microphone to resume. Okay. So ayan, hello. Period. I'm Henry, and welcome to the Microsoft Word Empowerment Training. Hello, teachers of SDO Sorsogon. Period. Okay, see the power of. So this is the power of dictate, no? So this is using this is one of the AI powered application in Microsoft, no? It is using the what we call the artificial intelligence, no, to provide support, no, or assistance, no, sa mga user, no, ni Microsoft Word, especially those with tinatawag natin with learning difficulties or disabilities, no, rather. Okay, so yun gamit ni dictate, no? So si Microsoft Word mismo ang magta-type sa'yo. Sasabihin mo lang, makikinig siya, and then ita-type niya. So yun yung gamit ni dictate. Okay? So again, ulitin ko, it requires internet connection. Ayun. Sana malinaw to. Okay, i-close ko na. Okay, now next. Kapatid ni dictate is read aloud. So kabaliktara naman to. So kanina, sinasabi mo, makikinig siya, ita-type niya. Si read aloud, meron kang text dyan, halimbawa, type tayo ng random text. Okay? Run. Okay, one paragraph and one sentence lang. Okay, ito lang, for example. Okay. So, si read aloud, ang gamit niya, itong tinype ko, no, babasahin niya para sa'yo. Okay? So this is again one of the accessibility features ni Microsoft Word, no, na makakatulong sa pag-enhance ng reading performance ng ating mga bata, okay, and also helping in building or strengthening the vocabulary, no, especially sa English subject, no. So again, gamit na gamit to. So actually ginagamit ko to, and especially yung immersive reader, no, kung na-discuss to ni Doc Mike, no, yung OneNote, no, the other day or kahapon yata, no, yung immersive reader, no, powerful kaayo yung powerful siya masyado, no, yung immersive reader, kasi marami siyang mga learning tools inside on it. Okay, so paano natin gagamitin si read aloud? So simply highlight the document or the sentence, the words na gusto mong basahin ni Word. Again, this is an AI powered app, okay? So from here, okay, i-move ko lang tong itong panel dito, okay? From here, highlight, okay, and then go to review. Okay? And from the review ribbon, look for the read aloud. Okay, click on it. Okay. And then lalabas tong setting na to, ayan. Ayan. Okay, so automatically, narinig niyo po ba, ma'am, na binasa, ma'am? Baka hindi naka-share yung audio ko. Narinig yes, po ba? Sir, hindi po naka-share yung audio niyo, I think. Okay. Okay, sige, check lang po. Okay, hindi na po. So, please. Okay. Ulitin natin. Naka-share na po ba ulit?
Wala pa po, sir. Wala pa. Pa-play nga po, sir. Ulit. Okay, i-re-share ko lang yung screen na. Okay. Okay, nakikita na po ba yung screen ko ulit? Yes po, sir. Yes po. Okay, so in doing the read aloud, so highlight first the text you want to be read by the read aloud or the application natin. Okay. So from here, highlight and then go to review ribbon. Okay. And then look for read aloud. Okay. So when you click this one, this will be automatically read for you. Okay. Okay. Nawala siya. Okay. Highlight natin ulit and then play. Video provides a powerful way to help you prove your point. Okay, narinig niyo po ba? Yes po, sir. Okay, so now, napansin natin, sir, ang bilis naman. Okay, paano natin siya babagalan? Okay, from here, meron siyang playback settings dito. Okay, so you click on the speaker with the settings, this one with the gear icon. You click on this. Okay, and then meron diyang reading speed tawag dito, adjustment. Okay. Kapag dito, sinagad mo siya going to the right, mas mabilis. Pag in-slide mo siya to the left, so babagal siya. So let's see the difference. Okay, let's play. Video provides a powerful way to help you prove your point. Okay, di ba? Bumagal siya. Okay, how about kung mabilis naman? Mabilis ng konti. Okay, let's play. Point. Okay, isa pa. Play ulit. Point. Ulit lahat. Highlight. Video provides a powerful way to help you prove okay. your point. Sige, ganun siya kabilis. Now, kung gusto niyo, sir, ayoko ng lalaki, gusto ko babae magbabasa. Okay? So, highlight ulit natin. And then, click on the settings here. And then, nakita natin dito sa Microsoft David. Let's change that one to Zyra. And then, ito, bago lang tong update na to, no? Nadagdagan ng isa. So, nung nakaraan, dalawa lang to. Ngayon, meron na si Mark. Okay? So, pili natin si Zyra. Okay, pakinggan natin. Then change natin ang reading speed. Video provides a powerful way to help you prove your point. Okay, so now, ito na yun, no? So, ito yung gamit ni Read Aloud, no? The Microsoft Word will read for you, no? Yung text na hinighlight mo para sa'yo, no? So, especially sa mga children with difficulty in seeing or may mga peripheral vision, no? Na gusto nila marinig yung tamang pronunciation ng mga word, no? So, makakatulong sa kanila to, no? For their comprehension, mga tipong gano'n, no? So, again, this is another accessibility feature ni Microsoft Word. Okay? So, we're done with that. Okay, next. Let's go to dark mode file option. So, kung mapapansin nyo, sir, bakit yung Microsoft Word nyo, sir, ano, parang iba sa amin. Parang medyo dark yung sayo. Diba, ang usually ang default color or yung theme niya is white, parang ganito. Okay. Ito. Kailangan nga i-move ko lang ito, medyo natatakpan. Ayan. Usually kasi, ito yung ano niyan. Ito yun. Ito yung default color natin. Okay? So, ngayon, kasi kalimitan kapag nabababad tayo sa paggamit ng laptop, ano, masakit na talaga mata ko ngayon kasi nakatuto ko sa video editing. So, lagi ako nakaharap sa computer na medyo masakit na yung mata ko. Kaya medyo lumalayo ako ngayon sa laptop. And to, para maiwasan yung mga ganitong issue sa, lalo na sa kalusugan natin, yung mata natin, no? Si Microsoft Word, meron siyang tinatawag na dark theme. I know, familiar naman kayo sa ibang application nito, no? Gumagamit na rin sila kasi they have the what we call yung tinatawag na ano, no? Yung support or assistance not only in the use of technology, no, may concern din sila, no, regarding sa health ng mga users, no. So ito yung kagandahan, napapalitan natin yung theme ng ating application para makapagbigay, no, ng assistance especially dun sa paggamit natin ng yung long exposure natin sa paggamit ng mga devices, no. So para hindi masakit sa mata, no, binabago natin yung theme. So, paano natin babaguhin ang theme, no, from the default theme sa Microsoft Word to the dark mode or sa high contrast? Okay? So, from here, okay, so, theme, okay, ito yan. Okay? Punta tayo sa file and then go to account. Okay? And then from here, you can see here, office theme.
Okay? Yan. Dito kayo pipili ngayon kung anong theme ang gusto nyo. Ang dark is mas maganda kasi hindi siya masakit sa mata. No? The more the brightest ang color ng theme nyo, mas masakit sa mata. The more darker ang theme ng Microsoft Word nyo, mas maganda. No? Kasi mas madali nyo nakikita yung text, yung color, yung contrast niya, mas lumilitaw. No? Yun yun. Pwede ka dito sa black, high contrast yung tawag dito, no? Sa Microsoft Teams, meron din ito. Ang isang kagandahan nito, kapag binago mo yung theme dito sa Microsoft Word, applicable siya lahat dito sa mga applications na makikita nyo sa account nyo. Ayan po yun, no? This is true to all applications na nandito. Okay? So, ganyan lang po, no? Napakadali lang po magbago ng theme sa Microsoft Word. Okay? So for those yung mga medyo nananakit yung mata kapag medyo napababad na sa paggamit ng computer or laptop, you can now change your office theme to dark gray or black po para makatulong po sa sa mata niyo po kasi mas mataas po ang radiation kapag high or bright ang color po. Yan po. So again, I hope nakuha natin yung ano na yon, yung concept na yon. And then next, transform, okay? So transform, for example, from text document, gusto mo siyang gawa ng parang website na look and feel, no? Galing sa Microsoft Word, parang gusto mong gawa ng parang ano to, parang website na dating. So paano natin gagawin yon? Halimbawa, meron akong text dito, no? Halimbawa, dalihan ko ng konti. Yan, for example, ito yung text ko. And gusto kong gawan siya ng parang website na dating. Okay, so ang gagawin ko ngayon, i-highlight ko siya, okay? Highlight. Okay, ito yung text natin, no? I-highlight ko. I'll go to file, okay? And then at the middle of this this pane, no? Hanapin natin si transform. Yan. Okay. So kung matatandaan nyo kanina, yung document natin, nilagyan natin ang password, tama po ba? So ulitin ko, kapag may password yung document nyo, hindi nyo siya magagawa ng what we call the website look and feel ng ating ano document. So gagawin natin ngayon, mag-create tayo ng bagong document and then from the scratch type lang natin yung random text na ano. Ito. So basta may password or naka-password yung document niyo, hindi niyo siya matatransform pala. So yun yung ano tip ko ah. So dapat wala. Hindi siya naka-password, okay? So halimbawa ito 'yon. So now again, highlight natin. Then once na na-highlight na, go to file and then go to transform. Okay? There you go. So again, dapat nakakonect po tayo sa internet. Okay? So from here, okay, lalabas yung transform to web page thing. Ito po yun. So wala po tayong ibang pipindutin kundi itong transform. Okay, click natin. Okay, and then don't be remind about the accounts, then click transform. Okay, so from here, from Microsoft Word, yung document po natin na ito is i-open niya sa application na tinatawag nating si Sway. So, familiar naman kayo sa Sway kasi nagamit to ni Ma'am Jaisel kanina, no? So, ta-transform niya to into Sway, which is an online presentation. Okay, so yan. So, wait lang natin ng konti mag-load. And then yung tinype nating document kanina, magiging parang website na yung dating niya. Yan. So, di ba? Instant web page. Di ba? So, napakaganda. Yan. Parang ganito na. Hindi may, ano, medyo maganda na yung dating. So, actually, pwede mo pa siyang i-edit, no? So, I know naturuan naman siguro kayo sa Sway, no? So, pag i-edit natin siya, no? We will not deep dive more on Sway kasi sa Word lang tayo. Dito lang kayo pupunta sa edit. Ayan. And then, nandito na kayo sa editing portion is Sway. Yan. Pwede na kayo magdagdag ng mga text, mga links, mga videos. No? Yan. Then, click on design. Yan. Pwede kayo mamili. No? Yung styles. Yan. From here, pwede kang pumili kung anong gustong style na gusto mo. Halimbawa, mayroon ka ba sa flowers, sa mountains, yan. Or nature. Yan. Pwede mong baguhin. Yan. Okay. Then remix, pwede ka mag-remix. Yan, like this. So, parang ano na siya, no? Instant website na yung document na tinay po kanina. So, ayun yung gamit ni Transform. Okay?
So, madaling-madali lang si transform mo. Highlight mo lang. Punta ka kay file. Then, hanapin mo si transform transform na tab. Then, i-open niya yung pane na transform. Yan. Click-click ka lang sa transform and then it will turn your document in this kind of look and feel, yung web page like. Yan. Parang naka-open siya sa Swift. Okay? Okay, next. We're done with transform. Immersive reader. Okay, so this is another learning tools, no? Ni Microsoft, which is the immersive reader. So, halimbawa, i-highlight ko lang. Halimbawa, ito yung babasahin. I look for immersive reader dito sa search tab. Okay. So, when I type immersive, automatically, ayan, lalabas na yung ano. And then, from here, I'll check the column width kasi medyo maliit siya. I-check ko. So, ang pipiliin ko is white para makita ko lahat. Ayan. And then, page color. So, sabi ko nga, pag puti, masakit sa mata kasi very bright. So, I'll go into black para mas maklaro yung ano, mas malinaw yung contrast ng text. So, sir, parang anliit naman ng text. Okay? So, isozoom lang natin yan. Ayan. Halimbawa, ito lang. Okay? Or from here, before mo siya i-play kay immersive, lakihan mo na yung text dito. Okay? Halimbawa, 18 or 20, yan, 24. Then, balik ka lang kay immersive reader. Yan. Okay? Click natin immersive reader. Okay, ayan. And then, so yan. Ito yung mga learning tools ni immersive reader. So, you can change the column width, the page color. So, the darker the color is, mas mabuti kasi mas lumilitaw yung contrast. Yan, black and white. And then the line focus, so ibig sabihin kung saan siya naka-play, this one, click on this. Pwede kang one line, ayan, pwedeng three lines, pwedeng five lines, depende sa'yo. Pero sabi nga focus, so mas maganda kung isa lang, okay? Then from here, yung text spacing, pwede mong baguhin, yung normal, or pwedeng ito, yung wide. Yung syllabication, para maturuan ang tamang syllabication ng mga bata, you can use this feature ni immersive reader. And then, let's try to read this portion of this text by clicking the read aloud. So, nasabi ko naman, naturo ko naman to kanina. So, let's click. Video okay. Provides a powerful way lahat, to help you prove. Highlight ko lang yan. Okay. So, highlight, control A, and then click, babasahin niya ng buo to. Okay, ulit. Yan. Video provides a powerful way to help you prove your point. Okay. When so, you click online video, you can paste in the embed code. So, ayun yung gamit ni read aloud. So, nandun siya, nakapaloob kay immersive reader. So, medyo magkakamag-anak lang sila ni immersive reader at saka ni read aloud. Okay? So, that's for immersive reader. And then also, again, you can change the settings, the reading speed, and the voice selection here. Okay? And then we're done with immersive reader table of contents. Ito, usually, close natin si reader. So, pag gumagawa kasi tayo ng tinatawag nating table of contents, nagmamano-mano. May nagmamano-mano po ba ng paggawa ng table of contents dito? No? So, kung may nagmamano-mano po, so this is the easiest way, no? Na makagawa tayo ng mas magandang table of contents. Halimbawa, meron tayong text document. Ito yun. And then palitan natin yung 15 ng font. Ayan. Diba? Ito yun. So, paano natin kagawa ng table of contents? So, unang-una, bago natin gawa ng table of contents, ilalagyan muna natin ng title ang every paragraph, no? Kasi, di ba, tayo sa libro or mga nagtitesis dyan, di ba, each title, no? Yun yung nila, yung mga title na nasa, halimbawa, ito, yan, may title yan. Yung title, yung mismong nilalagay natin doon sa table of contents, hindi yung buong content niya, no? So, yung title. So, halimbawa, ang title nitong paragraph na to is all about video. Halimbawa, ito yan. Okay, next paragraph, halimbawa, ito, enter natin. So, it talks about the cover page. Yan. Okay? And then the next paragraph talks about headings. Yeah. And the last one is all about
reading. Yan. Yan. Halimbawa, ito na yung nagawa nating document. Yan. So, sir, gusto ko, sir, ano, each title, sir, per page. Okay, madali lang yan. Okay. So, usually, ang ginagawa natin, kapag minumove natin to, yung nasa baba niya, is nag-press tayo ng enter ng ilang beses. Depende kung hanggang saan. May simple ano po dyan, technique. So, from your keyboard, press control at saka enter. Tingnan nyo po yung mangyayari sa cover page. It will be automatically placed to the next page. Ayun po, lumipat po siya. Ayan. So, same thing ang gagawin natin dito kay headings at saka kay reading. So, I'll press control enter para lumipat siya automatically sa next page. And then this one, okay, to this page. Okay, ayan. Halimbawa, okay na. So, balik tayo kay video. So, sabi natin, ito yung gagawa natin ng table of contents. So, from here, okay, halimbawa, ang title ani, ang title nito is MS Word. Ayan, halimbawa. So, halimbawa, ito. So, highlight natin, halimbawa ito, and then, from the styles, ito yan, nandito sa styles, ang hahanapin natin si heading 1. Okay. Click natin si heading 1 and see what will happen. So, nagkakaroon siya ng parang ganito, yung triangle. So, meaning to say, meron siyang content sa loob. Or, yan, or ito yung title, or yung heading mismo. Okay. The next is, sir, ayoko nang pa isa-isa. Gusto ko yung isahang ano lang, change. So, ang gagawin natin para mabilisan is to triple click on this, no, successively, nung mabilisang pindot, tatlong beses. Ayan, na-highlight siya. And then, press control on your keyboard. Hanapin natin yung susunod na title. Triple click. Para mabilis. Para, yan, yun. Hindi ko makuha. Yan. Yan. Then next. Press control pa rin. And then 1, 2, 3. Yan. Then control ulit. And then 1, 2, 3. Yan. And then isahang pindot na lang kay heading 1. See what will happen. Okay. So lahat sila. Ayan. Balik natin. Ayan. So si video, naging ganito na yung itsura niya. Ayan. Si cover page. Ayan. Si headings at saka si reading. So, pag kinlik ko to, i-hide nyo yung content. Ayan, see what will happen. So, baka magtaka kayo, sir, nasa na yung content? Nawawala. Pindutin nyo lang po ulito, ibabalik nyo yan. Ayan. Okay, so ayan po. Now, that's the time na pwede na tayong gumawa ng table of content. Ayan. From here, punta tayo dito, okay, then look for table of contents dito. Type lang natin table and then click here. Okay. So but before you do that, so ang gagawin mo dapat is to highlight, okay? So minimize natin to for makita natin yung mga headings ayan. So ayan na siya. Ang gagawin natin ay highlight muna natin. Okay. Okay, and then go to search bar, search lang natin para madaling makita. Table of contents. Ayan. And then, merong automatic table 1 and 2. And then, may manual. So, let's choose automatic table 1. Okay. And then, it will be the video or the contents. Okay. The table of contents will be done for you. Okay. Now, if you can observe here, pareho sila lahat ng page. Kasi nga naman po, napasok sila lahat dito. Dito sa page na to. Di ba kanina inisa-isa natin? Okay, so paano natin babaguhin yan? Okay. So again, i-click natin to. Yan. Okay, and then automatically bumaba siya. Click natin ulit to. Ayan, bumaba. Click natin ulit. And then click natin ulit. Ayan. Okay. Now, balik tayo sa table of contents. Sir, page 2 pa rin eh. Diba, nilipat naman natin. Okay. So, paano natin i-update si table? So, hindi natin mamanumanuhin ang pag-update sa table. So, kung mapapansin nyo, pag nag-click kayo sa table of contents, meron siya ditong portion na update table. Okay. Ito yung pipindutin natin. So, once you click that, tatanungin ka, ano ba yung i-update mo? Page numbers lang ba o yung buong table? So, sa ang concern natin dito is yung ano lang, page number lang. So, ito lang i-check natin or i-tick.
Then click OK and see what will happen. So, update yung page natin, yung video 2, 3, 4, 5. Okay? So, ayan na po. So, yan po yung paggawa natin ng table. Okay? Sige po. Excuse lang po saglit ha. Saglit lang po. Hello po. Ayan. So, narinig pa po ba? Ma'am? Yes po. Okay, sige po. So, I hope nakuha natin yung concept ng ano, yung concept natin ng table of contents. Okay, next. Last two topics na lang before we end yung ano natin, discussion sa Teams. Okay. Si researcher. Okay, so paano natin gagawin yung researcher? Para saan ba si researcher? Okay. I'll go to the next page. Halimbawa, researcher. Okay, so one of the function or feature ni Anonym Word is capable of having this kind of add-ins or yung tool, no, researcher. Okay, so paano natin gagawin to or gagamitin? So, from panang, ano, tinatawag natin browser para maghanap ng mga topic na ipipaste natin kay Word. Instantly, sa loob ni Microsoft Word, nandito si researcher that will help you look for information in the internet, no? So, internet within Microsoft Word. Okay, so yun yun. So, usually, yun yung ginagawa natin. Halimbawa, ang topic natin is all about education or shall we say computer na lang. Yan. Type mo lang yung search mo, then press enter, and then since you are connected to the internet, it will provide you several information about computer. Yan. So, when you click this one, halimbawa, ito yung topic mo. Okay. Ito yung napili mo. So, ano ba yung gusto mong i-add sa topic mo? Halimbawa, computer, no? Click mo lang yung plus sign, automatically, lalabas siya dito. Lalagyan natin ngayon ang content. Halimbawa, overview, gusto mo siyang idagdag. Okay? Okay, pag-click mo kay overview, so, ang gagawin mo ngayon, so, enter natin to. Okay? Highlight natin siya ngayon. Okay? Okay? Pag hinighlight ko siya, binitawan ko yung left click, what will happen is lalabas si add and site and then add lang. So, ito yung dalawang option. Add and site and add. Now, to avoid plagiarism, so dapat sinasite natin or ina-acknowledge natin yung author ng website na to. So, para hindi na tayo mahirapan sa pattern or yung tinatawag nating orientation kung paano nilalagay yung citation, i-click na lang natin si Add and Cite para automatically si Microsoft Word na lang ang bahalang maglagay ng tamang citation doon sa document na ginagawa natin. So when I click on this, Add and Cite, see what will happen. Di ba? So automatically, nakasite yung portion, yung document na to, no? Itong text na to, doon sa ating document. Okay? So tatanungin ka ngayon, create a bibliography. So, create. Pwede ka mag-create para makikita mo ngayon yung tamang pattern ng bibliography. So, hindi ka naman mong problema. Ano ba yung tamang pattern? Nakalimutan ko. Tinuro sa amin yun. So, with the use of researcher inside Microsoft Word, no, you don't have to worry kung ano pa yung mga kailangan mo about bibliography, ano yung tamang proseso, yung pagka-type. So, nandito na lahat. No? Hindi ka na niya pahihirapan pa. Okay, next. Halimbawa, etymology. Okay. So, click mo lang yan, plus sign. Okay. Automatically, yung etymology, lilipat dito. And then, should you wish to add the content, so highlight lang natin. Halimbawa, ito. No, natin si etymology. Okay. From here. Okay. Wait lang ha. Ayan. Ayan. So, dapat naka-enter siya. Ayan. Okay. And then, highlight natin. Okay. Wait lang ha. Balik natin. Ayan. Etymology. Ayan. Ayan. Highlight natin. For example, itong text na to. Ayan. So, highlight ko. Ayan. Then, add site lang. So, automatically, naka-site yung, ano, yung owner na to. Yung kung kanino man galing to. And then, pwede natin i-update yung bibliography. Update. Ayan. Kung, ano, kung gusto nyo mag-add ng, ano, ng yan, meron din mga ganito, add and site.
type. Yan, mga tipong ganyan.